Welcome po sa channel ko, MotoJob. So, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. So, pahit na rin ang notification bell para ma-update ka sa bagong video. So, sa lahat, please like, share po ng mga videos natin. So, no? So, sa mga suki dyan, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. So, in today's vlog, ang i-share ko lang po sa inyo ay itong shocks na to. So, actually, mukha po magkaparehas, pero sila po ay magkaiba. So, ito po ay Ohlins copy. Ayan po, Ohlins copy. May nakalagay, made in Sweden. So, ayan po siya. Sa unang tingin, magkamuka. So, isa po ay Scarlett. Ayan po, Scarlett suspension tsaka Ohlins. Physically, halos pagkamukha po sila. So, most probably, since ito po ay copy, possible, rebranding po siya nung Scarlett or same manufacturer lang po. Or whatsoever. Basta po ito, re-review lang po natin sila at kanilang comparison. So, physically, halos parehas po. Maliban doon sa sticker. Siyempre, magkaiba. Sa knob nila, parehas din. Tingnan nyo. Ayan. Yung kulay ng baso may pagkonting pagkaiba. Ito mag-gold, ito madilaw. Parehas, actually parehas gold pero iba lang po yung pagkatingkad. So, sa kulay ng spring, almost parehas. So dito sa gilid, ayan, pati hulma ng ano po ay parehas. Yung preload parehas. Ayan, yung Scarlett may pangalan lang naka-engrove. Ayan, shock mount, halos parehas dito sa kabila. Dalawang ating patungan. Shock mount. Ayan po. Ito po Scarlett. Ayan. Ohlins. Ayan po siya. Pang NMAX po ito parehas. So, check natin sa height ng shocks. Kung magkakapareha sila. So, height ng shocks. Ito ay 335. Parehas po sa height ng shocks. Same po sila. So, dito po, number of clicks, titingnan natin. Ito po ay sa Ohlins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 clicks po sa Ohlins. Ang kanyang compression, adjustable. Ito po ay adjustable din. Compression, so bibilangin po natin. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 19. So, 19 clicks po dito sa Scarlett. So, may konti pagkaiba po dito sa adjustment. Mas marami lang po click nito compared doon sa Ohlins. So, ano pa ba ang parehas po dito? So, ito po ay parehas pong ni-repair, no? Parehas tagas. Parehas po working yung baso. Same po ang features ng baso, sukat, parehas po, na ano ko na po yan. Check. Sa loob po, yung rod, yung piston, yung valve settings, pare-parehas po sila. Size ng oil seal, same din po, parehas. Isa po ang oil seal. So, sa spring, check natin. Dito, kung mapapansin nyo, ito mas dikit-dikit. Wherein dito sa kabila, mas buka. So, sa number of coils, tingnan natin. 1, 2, 3 turns pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 turns po ang sa Scarlett, ang sa Ohlins. Copy ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, lamang po na isang turns si Ohlins copy. 11 po ang turns nito. Wherein dito sa isa ay nasa 10 turns. So, other than that,
na may konting pagkakaiba ay halos identical po sila. Even po yung warning signs, parehas dito. Ayan po siya. So sa mga minsan magtatanong, kaya sinishare ko po to para kayo po ay mismo makapamili which is which. Siyempre yung iba pipiliin si Orange Copy, iba naman ay pipiliin si Scarlet, depende sa preference ninyo. So sa laro po dito halos parehas lang po silang dalawa, since parehas po ang valve system, the whole design almost 100% na magkaparehas, identical. May mga konting features lang na pinagkaiba. So halos din magkakalayo po ang laro niyan. So ayan po siya. Ito po ang partner ni Scarlet. Ayan po. Si Scarlet po pala, may nakalagay na Scarlet dito sa spring. Tapos merong number. So Orange Copy, check natin kung may makikita pa ako, kung meron. Parang wala na, kung meron baka nabura na. Kasi medyo luma na tong Orange. Ayan po siya, ito ng pang-partner ng Orleans natin. Ayan po siya. So, almost 100% identical, same po sila. Doon lang sa kulay nito, sa sticker, yung tatak dito sa gilid, sa number of clicks, may konting pinagkaiba, doon lang po. So, ayan po siya, nasa inyo na. Naibigay ko na po sa inyo yung comparison ng dalawang suspension na ito. Bago po tayo matapos, promote lang po ako, LP Racing Decreaser po. Yan po ang ginamit natin panlinis, kaya yan po ang ganda. LP Racing Decreaser po yan. So, sa puntor naman po natin pampakintab, meron tayo LP Racing Magic Gatas. So, and then, syempre, ang ating main product, ang LP Racing Fork Oil, comes with two variant. The first variant, which is the LP Racing Intense Fork Oil, red label, and the new variant LP Racing Chill with a blue label. So ano pinagkaiba nila? High viscosity fork oil, low viscosity fork oil. So hard sa mga para sa racing, soft for daily and touring, sa trail, pwede off-roading, pwedeng-pwede po ito. So pero kung ikaw ay more on stability, handling, high speed cornering, ito po ang bagay sa iyo. LP Racing Intense. So, yan. Nasa inyo na po yan kung paano nyo itotono at kung ano ang gusto nyo sa dalawa. So, available po lahat ng product natin sa Shopee. Available po yan sa Facebook din. Pwede nyo po ako i-PM. Message lang po kayo. Or, pwede po kayo mag-comment below. So, sa mga nag-PM naman po, nag-i-inquire, pasensya po kung may konting delay, sadyang madami lang po tayong gawa ngayon at marami po kayong nagchat-chat sa akin. Flooded po lagi ang ating messenger at re-replyan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Hintay-hintay lang po. And then, hanggang dito na po, matatapos ang ating vlog. Motojob po ulit. So, ulitin ko, please like, share, subscribe. Pa-hit ng notification button. Maraming maraming salamat. Ride safe and God bless everyone. Adios.